humanap ng pagkakakitaan. At Enrique, yung mga day-old na loans, ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed dyan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosenda So, at Doc Sosi De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang isang importanteng industriya sa agrikultura. Alam niyo ba na ang ating mga damit, sapatos, medical gloves at mga gulong ay gawa sa rubber tree? Kaya ngayong araw, pag-uusapan po natin ang rubber tree. Ang rubber tree ay pinakilala po sa ating bansa noong 19th century. Ito po ay galing sa South America. At sa Mindanao nga, 1905 po ito ay pinakilala. Ngayong araw, pag-uusapan natin at mas lalaliman natin ang ating kaalaman tungkol sa rubber tree. Kasama po ang ating guest na nagmula pa sa Cebu, guys, Zamboanga. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Nabanggit ko nga po kanina na ang ating mga kasama ay magagaling pa sa Zamboanga, Cebu, guys. Siya po ay agricultural engineer at Head of Research Commission ng DA9. Ang kasama po natin ngayong araw ay si Engineer Roger Bagafuro. Hello, sir! Yes, good morning, Ami. Good morning sa lahat at saka sa mga kasama natin dyan. Good morning sa atin lahat. Good morning po! Sir, kamusta ba ang Zamboanga? Ang pakalayo natin. So far, sa ngayon, so good because Zamboanga, Sibugay, si peaceful province naman at saka medyo hindi pa tayo kukunti pa yung bali nagiging positive dito sa atin sa COVID-19 sa Zamboanga City. Right. But medyo makatras natin yung Zamboanga City natin. Yeah, medyo hindi pa maganda magpaikot-ikot, but for the sake of our rubber farmers, sometimes we go around the province of Zamboanga Peninsula for the purpose. Opo. At yan nga, buti na lang, sir, no? At alam naman natin kung gano'ng kadelikado ang COVID. Good to hear na ha, sa inyo po ay mababa pa po ang cases. At sir, ayan na sa likod mo ay rubber tree. Ngayong araw, pag-uusapan natin ay rubber tree. Sige. To start with, I would like to say thank you sa opportunity na magiging kasama ko ngayon si Miss Annie Boyko to this activity that we have. Ako pala si Engineer Roger O. Bagafuro, the head ng Research Division ng Department of Agriculture, Regional Field Office 9, dito nakabase sa Zamboanga, Sibugay, sa EPIL Zamboanga, Sibugay, in which this province is considered as the top number one province of in terms of rubber production dito sa Pilipinas. Discuss how rubber has been here in the Philippines. Because yes, it started way back yung tagal-tagal na rin at saka way back 1905. So more or less na sa more than 100 years na yung rubber dito sa Pilipinas, but it was started by big companies like Goodyear, Minsi, which was planted in Zamboanga, Sibugay, and Basilan, and part of Cotabato. But if we try to also to consider the situations where the Philippines is kung saan tayo comes doon sa rubber sa internal market, we are ranked number 9 so far. Opo. Sir, ano bang temperature dapat ang meron sa ating lugar kung pwede tayong magtanim? Kasi, sir, kung di nyo natatanong, meron kaming rubber tree dito sa bahay. Pero pagka napipilit sa araw, medyo nag-iiba yung kulay ng aming rubber tree. Parang natutuyot. Ano bang temperatura yung pwede? Actually, ang rubber tree, yung rubber siguro rubber tree nyo sa bahay nyo, that is ornamental.
While itong mga... Ornamental. Ah, okay. Ang rubber tree na ginagamitan natin, ang pinatanamin namin dito, we need really sunlight. Kasi yun ang pinakagusto ng rubber, yung mainit. Kasi, I said, hindi naman siya ganong... gusto-gusto na masyadong palaging umulan, but we need more sunlight. Kaya ang rubber ay gustong-gusto niya rin yung sa naka-expose sa init. So, there's also situations where rubber can also survive doon sa medyo mataas-taas na area, but hindi siya ganong lumalaki tulad nung na-expect natin doon sa lulan. Kasi may certain limit yung ano, pagkakamim ng rubber sa elevation, in terms of elevation. Sabihin, pang kailan pala itong ating mga rubber tree? Direct kasi, sunlight, sir. Yes. Because in terms of climate, kailangan naman natin yung warm at saka humid. Ang temperature ranging from 20 degrees to 35 degrees. Yun ang pinaka maganda. At saka fairly distributed rainfall. Ito po yung nakikita natin sa Mindanao, high favorable to Mindanao conditions with the distinct advantages of being free from destructive typhoons. Ang binabalik ko lang. Well, Philippines naman is considered as the rubber belt kasi ang sa nakapalibot sa atin, yung mga countries sa Malaysia, Indonesia, puro mga rubber. Yes. Yun, At saka nakagandahan naman sa rubber in terms doon sa soils, hindi sa kailangan na maganda. Gusto niya nga pa nga yung kunting acidic, medyo acidic, kasi doon sa maganda mag-thrive. So acidic po, tapos sir, ano ba klaseng lupa? Medyo clay ba? Sandy? Gusto niya talaga yung mga Castile clay. Ayaw niyang sandy kasi pag sandy, madali lang tayo mabuwal. Pag may kunting hangin, mabuwal. Pero sir, ang ugat ba ng rubber tree mabilis na umapit? Parang kasi mga paper tree talaga, pag nagtanim ka ng paper tree, kaya niyang hawakan yung gilid ng bundok. Eh. Ganun ka ba, ano yung ugat niya eh? Yung rubber tree po ba? Gayang kaya naman niya i-control yung sarili niyang katawan kasi yung mga root system niya naman is medyo marami naman at saka lalo-lalo na pag maganda yung pag-prepare mo ng planting materials in which hindi na puputol yung main root, so at least maganda yung anchorage ng rubber. Opo. So yan, nabanggit niyo yung pag-prepare ng mga materials. Ano-ano ba yung mga paghahanda na kailangan natin para po sa pagtatanim ng ating mga rubber tree? Actually, ang first na kailangan natin doon sa gagawin, lalo-lalo na sinasabi natin nursery management, so una-una, mamili tayo kung anong klase ng mga seeds na kailangan natin, buto na gagamitin natin. So simply press yung bagong ano, kuha, at saka hibi, at saka shiny. Kasi yun ang kinakailangan natin ng mga buto na itatanim para makagawa tayo na makakuha tayo ng magandang planting materials. So, ang ginagawa natin diyan, i-discard natin yung mga seeds na medyo may mga sira-sira na at saka medyo hindi siya shiny. As I said, hindi mabigat. So, yun ang i-discard mo. Then, ang next na move mo diyan is i-germinate mo siya sa seed bed para makakuha ka ng magandang mga planting material o buto or kalabang natawag natin na buto na gagamitin natin para pagtanim doon sa ulibag or doon sa container cup, which I would like to say to you that ito na yung ginagamit namin ngayon na container cup. So ito yung may mga kondit sa loob, may mga guide siya para ginaguide niya yung root, kaya root trainer, ginaguide niya yung root system para makita niya yung makita mo na hindi umiikot ang root system. Kasi tulad nitong ito natin, ito po yung itong root system na pinaka natin dito pagkatapos ni siya. So ito na yung roots na guide niya pababa. Hindi umiikot, hindi umiikot dito yung roots, pati ginagayad niya pababa. So,
dito in terms of this, makikita mo na yun na hindi na disturb yung root system ng rubber. So mas maganda siya kasi may guide, ginaguide ng root trainer cup natin na ito. So at saka may guide sa dito sa loob. In that sense, makita natin ngayon na magkaroon tayo ng high quality at saka maganda ang root system. But I would like to discuss more on that, Ami, because ito yung pinakamaganda kasi una-una, kung balikan natin yung seeds natin na nag-pre-germinate tayo ng seeds, so kukuha lang tayo ng buto na yung bago talaga pag mayroong, tawag namin dito, pag makita mo yung pag-aon mo ng buto, pag may nakita kang parang muta, yung ano ba yung sa Tagalog, yung may puti siya na kunti, yung buto may puti na kunti, so yun na ang magandang ilagay doon sa root trainer cup. Ang root trainer cup naman, you can use the root trainer cup for about 10 years kasi hindi siya tulad ng 10 years. So yung manipis na yun, 10 years yun? Oh, kaya-kaya mo gamitin 10 years kasi makapal siya na plastic. Plastic siya, so plastic cup. So you can use this for about 10 years or more. So ang system naman dito, kung i-advance natin, ang pag-usap natin, pagbili nila ng mga planting materials, pwede nilang, para bang bumili ka rin ng soft drinks na pwede mong mag-deposit ka para doon sa bote, then tapos balik mo lang, tapos magtanim. But I would like to, discuss this. Itong pinaka-importante kasi sa pagtatanim ng rubber, kailangan magka-produce tayo ng quality planting materials. Paano tayo makaproduce ng quality planting materials? Ang unang-unang kailangan natin dyan is to magkaroon ka na ng mga recommended clones, mga variety. Ang tawag kasi sa rubber, mistin na variety, ang tawag namin dito ay rubber clones. Clones or variety. Clones. Oh yes po, basta rubber clones. So, ang isa sa mga pinaka-importante na makuha natin, ma-determine natin ngayon yung mga anong clones ang gamitin natin sa pagpropagate. But before propagating that, I would like again to inform you na dati Ami, ang pagproduce ng isang planting material, it takes you about 2 years. 2 years kasi ang ginagamit namin doon ng brown budding, yung brown, ang brown, then tapos ginagamit natin doon yung battery size. So it takes 2 years to produce the planting materials. Now, with the advent of the new technology, meron naman tayong yung green budding na it takes about 1 year. But as I said, itong pinapakita ko sa iyo ngayon to produce this root inducing this young budding in the root trainer, it takes only about 5 to 6 months. So, 5 to 6 months, meron na tayong isang planting materials yung pinapakita ko sa iyo kanina. Parang gano'n na siya, isang planting materials, it takes about 6 months. So, dati, kung i-summarize natin, dati, 2 years, naging 1 year, ngayon 6 months na. So, pinapinakilig natin yung buhay ng planting materials sa nursery. So, nung 6 months na yun, so you can imagine now that using that 6 months old planting materials can easily, mas madali sa lumaki, mas dali sa maka-harvest kasi bata pa sa tinanim at saka ginamitan natin yung mga bagong clones, mga bagong variety o mga bagong clones ng rubber na in which nagbibigay ng malaking maraming dagta, what we mean, maraming dagta dito. So, kasi ang usapan pag rubber, ang pag-usapan natin dito, ang kinukan dito yung dry rubber content, yung processed rubber, yung dry rubber. So, ang average yield natin today as of this, nasa 800 to 900 lang tayo kilos per kilos of dry rubber per hectare per year. While kung may mga bagong clones na napag-panamin sa research, na we able to identify about 5 clones na yon na bago, na mas mataas yung yield niya kumpara doon sa traditional clones natin na RRM 600.
ito namang mga clones natin na gusto na natin i-register ngayon, ito yung mga clones na umaabot na siya ng 2.4 to 3 tons ang kanya, ang ano, per hectare per year. But tayo, hindi pa tayo, paski kung makakuha man lang tayo ng mga about 75% yan or 2 tons or 1.7 tons ba per year, per hectare per year, tama na yun, mas makana kasi. As I said, ang average yield natin ngayon nasa 800. So, target natin ang ating mga rubber expert using the yes. Bell Rubber technical working group that we are proposing to go as high as about 1.7 tons per hectare per year. So, ito na po yung mga sagot ngayon doon sa paano natin makamit yung ganong average yield. Kasi ang pinag-usapan dito ngayon sa rubber industry, the how much yield you have produced in the you know in the per hectare per year. So sa in terms dun sa kaya nga nagiging number one pa rin yung Thailand, although ang Thailand konti lang yung rubber farms niya pero mataas yung yield performance niya kaya siya pa rin yung number one. Well, Indonesia is the second pero second siya pero in terms malapad naman yung area planted niya. So tayo sa Philippines sumahabol tayo with this technology that we have, hindi naman to sabi nga bago, but we kahingi tayo o nakaroon tayo ng multilateral clone exchange sa other countries, kaya nakaproduce tayo ng mga bagong clones. Oo, kasi yes. Kung to produce isang clone kasi pag using yung sa mga tinatawag nating mga ano yun, yung magbreeding pa tayo, it takes about 25 to 30 years bago tayo makaproduce ng isang clones. So while we have already katagal amin. Kaya we are lucky enough that we have some friends outside na nakaproduce tayo ng mga clones na which is higher, mataas na yung yield performance niya. So hindi na tayo dapat mag-start ng zero. Doon na tayo sa adaptation trial na lang tayo. So sa ngayon, we are also blessed dito sa research division that we are given some available funds for research from the DOSTP card and the same time at sa DA bar new clones. Yes sir. Apo, based sa understanding ko, itong limang clones na meron tayo ngayon, it can give us shortened period of time for the growing and reproduction and then higher number of yields, tama? Yes po, yes. Tama. Kasi we are using now the new technology yung using the yang budding through rotainer plus visa new clones na higher ang yield performance na compared sa yung dati natin yung mga clones. Opo. So maganda po. Good news po ito sa ating mga kababayan na merong rubber tree, no? Yes. Salamat namin po this opportunity kasi actually ito yung siguro para at least ma-aware naman yung iba natin mga kababayan na meron na tayong available ng mga technology na pili natin magamit. At the same time, as you mentioned, ma-shorten na yung production natin ng quality planting materials at saka of course it gives a good yield because we use the quality new clones that we have. Yes, opo. So magbe-break lang po tayo pero sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po ang ating usapan tungkol sa rubber tree. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. So Sir Roger, good news nga sa ating mga kababayan na meron tayong mga bagong loans para po sa rubber tree at mapapadali ang kanilang pag-harvest dito sa ating mga rubber tree. Sir, ang tanong ko, may mga fertilizer pa rin ba tayong ginagamit? Kasi ano to, puno na ito. Tapos may mga pesticide po ba? Mga peste na tumatama din sa ating mga rubber tree? Yes, actually, totoo yan. Meron talaga naman mga peste at saka we need some chemicals to cure our rubber. But as I said, rubber tree, hindi gano'n siyang madaling makapitan ng mga sakit. But
we need only to maintain our cleaning, pag-maintain ng rubber, at saka kung may mabitik ka man na punti, tanggalin mo na lang, at saka ma-cure mo naman siya. Hindi siya ganong kasing madali maglawak. But yung pinakailangan naman natin yung, of course, kailangan naman talaga natin na magkaroon tayo ng fertilizer application. So, ang rubber tree naman needs only, hindi siya ganong masiba sa mga fertilizers, but we should to only depend on the as recommended doon sa magpakuha lang tayo ng soil samples, tapos kung ano man yung i-recommend. But anyway, ang recommendation naman dyan is every 6 months ang fertilization. So, hindi siya ganong specific kung gano'n siya ka, it depends on the soil analysis that you have. Opo. Sir, itong mga fertilizer na ginagamit natin sa mga pesticide, organic or conventional po? Pwede naman siya synthetic, pwede naman siya organic, but as I said, ang ginagamit naman natin ngayon kasi mas marami naman tayong organic, mas maganda pag organic ang magamit natin ng mga fertilizer kasi, as I said, yung mismo yung leaves ng rubber tree, pag meron ka lang plantation, meron na tayong mga fertilizers na makukuha doon. At the same time, most of our rubber farmers dito, nagamit sila kasi ng nagagamit sila ng mga tinatawag nating cover crop. So, may isang variety ng cover crop na ginagamit natin sa rubber, itong tinatawag namin na mungkuna bracata. Ito po yung isang klaseng cover crop na mag-share away yung mga livestock, yung mga baka, karabaw, ayaw na kainin. Ayaw ko kung bakit. So, ito yung magandang isa rin itong nakatulong doon sa nasabi natin fertilization doon sa rubber tree. At saka, fair observation namin dito sa research na pag ang rubber plantation mo ay pinaniniman mo ng isang mga cover crop like mungkuna, parang hindi siya mahirapan during sa dry season kasi masyadong malamig ang lupa. At the same time, yung alam mo naman, pag cover crop, meron siyang tinatawag nating mag-enhance ng fertilization doon sa area. So, kukunti na lang ang kailangan mong puno at saka yung maintenance cost mo masyadong mababa because of this cover crop. Kasi kaya niya patayin yung mga hugor na other mga damo or weeds that as a field. Opo. Ay, maganda yan kasi mababa ang ating gastos abon. Minsan kasi sa fertilizer nauubo sa ating budget pagdating sa ilang beses ka magpapataba, ilang beses ka din magpe-pesticide, di ba? So, maganda po na meron tayo na cover crop. Sir, ano ba pinakamalaking banta ng ating mga rubber tree? Ang kon kasi ang bintahan ng rubber tree compared to other crops. Ito po yung sabi nila na parang ATM, parang bangko ba? Na kasi pag mag-start ka na ng harvesting, tuloy-tuloy na yon yung pagpan mo pag harvest mo. While sa other crops, every crop is ka magtanim, mag-araro. So parang ganun siya. Pero while dito sa rubber tree, pag once na mag-start ka na ng harvesting, parang mayroon ka na rin nakadeposit po doon sa ATM mo na mag-withdraw ka na lang sa pagpan. Kasi ang shearing naman dito, pag-harvest, pag new planting, ang shearing kasi nasa mga 40-60. So 40% goes to the topper and 60% goes to the owner. So, but the, ang panaman doon, ang sa topper naman, siya na ibahala yung maintenance doon sa field. The same time, ikaw na may-ari, magpapun na lang, monitor ko na lang during sa marketing. At saka isa pala, gusto ko rin i-dagdag na dito sa rubber plantations natin, usually ang nire-recommend talaga namin na hindi siya bababa ng at least 500 trees per hectare. So ikaw nang bahala na yon kung mag-design na hindi siya abot. Pero may mga standard naman tayo, may standard tayo na planting distance tulad ng 4x5, 4x10, another planting distance that you can use
provided na hindi lang sa bababa ng 500 degrees. Para at least makamit mo yung normal distance, normal na cutting distance at the same time, kung yield mo sa training plan, para ba ano, para yung stable. Kasi, either wala gito na, yung 500 degrees naman yan, hindi yan perfect na yun ang ma-harvest mo. Kasi, meron ka pa mag-abol. Or let's do at least kung makaabot ka na lang ng 90% na capable kung sa area mo, that's good enough para Opo. Sir, sa ating pag-harvest, meron tayong ginagawa at ginagawang proseso. Ang tawag po natin dito ay tapping. Ano po itong tapping? Yes po. Kaya tawag namin ngayon na dati, tawag na lang yung tapping. Sa ngayon, tawag namin dito ngayon yung rubber harvesting technique. Kasi marami na tayong technique sa pag-harvest using gas, using dequan. But today, we recommend ang pag-harvest ng rubber using magtatap tayo ng rubber. Hindi na siya kasing induced na muna kasi ang muna talaga sila magtatap ng east to dito. Ibig sabihin nun, half spiral every 2 days. Ngayon, meron na tayong nire-recommend na half study tree, half spiral every 3 days. So, para makapaghinga naman yung tree. Kasi every 3 days ka lang mag-tapping doon sa area. Hindi siya ko na ang for to those na nakikinig na ang rubber, hindi siya hinahapis every day. So, kung mag-tap ka ng rubber mo, every 3 days or every 2 days. Ang normal, ang depende sa clone, yung RM 600, pag-tap doon is to dito. Pero itong mga new clones natin na medyo malakas ang dagta, so kinaka natin is to D3. So half spiral every 3 days. Meron pang bago tayong... Sir, ito yung ano, no? Susugatan mo yung puno, tama ba? Oo, susugatan mo yung puno para lalabas yung dagta. At least may angle pa yan, naka 30 degrees ang angle para hindi sa makalpas yung dagta. So yun ang susugatan. So ipalik ko lang na why every 3 days? Because with these new clones that we have, parang mabilis siya, malaki na gains more yield. Kaya dapat siya i-reduce ang number of days sa tapping. Para it takes yung pa natin dati kasi ang budget natin noona is 1 foot per year. So kung mag-isto D3 tayo, siguro maabot ka siya ng 1 foot, maabot siya ng 1.5 years. Opo. So may oras ba? May tamang oras ba ang ating pagka-cutting? Yes po. As kung mas maganda, mas maaga. Mas maaga. Kung kaya pa natin mag-open ng maaga. Why maaga? Kasi sa morning, early morning kasi mataas pa yung turgor ratio ng rubber. Kasi yung ibig sabihin, yung dagta niya, mas mabilis pa maglabas. Kasi nasa may pressure pa, pressure. So, kung mag-harvest ka lang mainit na, so wala na siyang gano'ng mataas na pressure. So, mas maganda kung maaga. So, you can start it by 4 or 5 in the morning para mag-hap sa pilis ka lugar. Opo. Sir, may napanood kasi akong documentary. Tapos sa documentary, mga bata yung nag-harvest na itong mga dagta ng rubber tree. Ang tanong ko po, hindi ba ito harmful o meron ba tayong mga ginagamit na gear o yung cover sa mukha pagka mag-harvest tayo? Ano yung mga ginagamit po natin o kailangan natin para po sa pag-harvest ng rubber? Of course, mayroon talaga yung mga gears na ginagamit. Lalo pag umaga, mayroon ang ilaw din sa taas, lagyan mo ng ilaw para makita. And of course, kasi madaling araw yun. Kasi ganyan. But to that extent, some of the tappers that we have, kasi masyadong sana sila, mabilis na sila. So, parang easy sila. But we really recommend those gears. At saka yung isa pa, ang kailangan natin doon na ipagtalaga sa kanila. Ini-emphasize talaga namin na kung mag-harvest sila using the tapping knife, dapat na matalim. Matalim talaga yung tapping knife para hindi siya mas
magkaroon ng injured, ma-injured yung rubber tree. Puno. Oh. Ah, so pwede siyang ma-injure. Sir, once na ma-injure ang puno, ano nangyayari? Yun na, makikita mo yung yung sa amin nito, yung bukol, para may kamasa, para may sis. Pag rin yun niya, parang sis na siya. Bukol! No. So, tapos sir, pag nagkabukol, ano na? Yun na, mahirap na ka. Sa next na pag-harvest, mahirap na. Sir, gaano katagal ang buhay ng ating mga rubber tree? Kanina may nadidinig ako, 100 taon? Yes, rubber tree can grow as high as more than 100 years. But hindi natin pinapaabot yan. Rubber tree, dapat yung mga bagong clones natin ngayon, tinatawag natin na latex timber clone. Latex, muna siya, kukuha tayo ng latex. Doon sa 35 years, kapag 35 years, pag-ibang timber. So, parang rubber wood. So, ang nirecommend talaga namin dito sa atin, hanggang 25 to 30 years lang tayo sa rubber. 25 kasi, 30 years. Pag after 30 years, mag-replant na tayo. Kasi, as I said, di ba yung production of the new clones, it takes 25 years, di ba? Yes. So, palit naman natin yung bago. Kasi ang clone mo ngayon, kaya niya yung ibigay na dagta is only sample 2 tons lang. So, baka after 30 years, zero ng 4 tons. So, kailangan mag-replant talaga. Diba? Opo. Pag-bago tayo. So, kailangan hindi siya mapaabot ng 100 years. 25 to 30 years, yun ang ating recommendation. Opo. Sir, para lang sa kaalaman ng ating mga kasamahan at na manonood, ano-ano po bang mga produkto ang pwedeng paggamitan na itong rubber tree? Meron tayong mga produkto na sa rubber. Marami tayong mga produkto. Dalawang klase kasi yung produkto natin na makuha sa rubber tree. Ang isa yung tinatawag nating latex at saka cap lamp. So, doon sa cap lamp kasi, ang makuproduce natin dyan para lang sa mga tulad ng gulong, rubber gulong at saka gulong. So, ito sa rubber yung makakapal na rubber. Yung cap lamp. Pero pag ang ginamit natin yung latex. Yung latex takta lang, takta. So, ang pwede natin sa doon, mag-upgross tayo doon ng mga gloves, para sa mga medical, kasi natural rubbers siya. Doon sa mga contraceptive nito, so mga condoms, pwede na doon. Then, ang isa pang ginagamit natin pag latex, ano ba yung gulong ng eroplano? It's about 99% natural rubber yan, yung gulong ng eroplano. Oh! 99% gulong yan ng eroplano. So, kaya kami sa yung mga rubber tankers natin, habang meron pang yung mga eroplano na lumilipad, meron pa tayo. Yes. Tuloy-tuloy ang negosyo habang merong eroplano lumilipad. Tama. Sir, may tanong ako, curious lang. Kasi di ba yung latex, merong latex paint na tinatawag. Ito ba yon? Pareho ba yan? Latex paint? Ito yung ang pintura? Pwede siya ganun? Walang kasi yung rubber natin. Meron tayo yung natural rubber at saka yung synthetic. Yung synthetic rubber naman, yung medyo ginagamit natin sa mga gulong. Thanks God na hindi pa na-perfect yung synthetic, napapalitan yung natural rubber. Kasi yung synthetic kasi medyo matigas at saka yun ang ginagamit natin sa gulong kasi ang tagulong sa ngayon 45% na lang ang 45% natural rubber synthetic ang 55%. So far yung ginagamit natin sa mga lahat sa mga gamit natin sa mga computers and other softwares that we have are considered meron ba siyang kunting synthetic at saka meron siyang natural rubber. But as I said, natural rubber is yung mga magamit talaga sa ginagamit natin more on doon sa mga
medical process. Yes, sir. Opo. Sir, bago tayo magtapos na para lang din po sa kaalaman ng ating mga kababayan, magkano ba ang proper tree kung gusto natin magsimula? Magkano ang puhunan? Kung in terms sa puhunan, kung ito lang ang gagastos, hindi siya abot ng 50,000 per hectare. 50,000 per hectare? Hindi aabot. Ibig sabihin, mura lang po ang ating mga city. Ito lang ang, ikaw kung ikaw ang magano, ikaw ang magano. Supervise, ikaw ang magtanim. Parang hindi sa ganun. Kasi ang planting materials ngayon, ikaw naman ang mag-produce. Pero kung gamitin mo talaga ng nak, bilhin mo lahat na bilhin, abot ka ng 100,000. Magandang investment po ang rubber tree. Yan sa mga kababayan, naku, simulan nyo na to. At maraming mga bagong teknolohiya na ino-offer natin ng Sir Bagaporo. Mga bagong clones and planting materials na available na po para mas mapadali ang ating papalaki at papabunga, pag-harvest ng mga rubber tree. Sir Roger, bago tayo magtapos, anong encouragement po ba ang pwede nyong ma-share sa ating mga kababayan na gusto pong simula ng pag-rubber tree? Sa ating mga kababayan na gusto pa rin magtanim, encourage ko kayo na magtanim na using these new clones that we have, because ito na po yung sagot siguro sa problema natin na kukumpilan yung need natin ngayon with this new technique of planting at the same time using these new clones. There is no reason for failure para sa atin. So with that, I would like to see there's money in rubber. Yes. Ay sir, bago tayo magtapos, final na. Gaano po ba ka-importante ang rubber tree? Yun nga ang tanong, paano na lang kaya kung wala ang rubber? So, wala tayong drip, wala tayong magamit. Kasi lahat ng mga gamit natin, meron talaga mga rubber products. Even our mga equipment now have been using this rubber and natural rubber that we have. So, as I said, ma-imagine mo na lang kung ano ang tao na walang rubber. So, ibig sabihin doon, ang gamit niya, wala siyang gamit. Nakahubad siya palagi. So, wala man siyang plan. Lahat ng gamit natin ngayon ay meron ng rubber. Yes. Thank you, Sir Roger. Maraming salamat po sa inyong time. At pag-share sa inyong knowledge tungkol po sa rubber tree. Ako, sigurado ako na marami, katulad ko, na marami din natutunan ang ating mga kababayan tungkol nga po sa rubber tree. Maraming salamat po. Thank you po, Ami. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.